Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, no? Lalong-lalo na po sa lahat ng sumusuporta sa atin. So ngayon mga ka-idol, Happy New Year, no? 2024 na naman. Bagong hamon naman po sa ating buhay ngayon. At tapos patuloy tayo, no? Sa pagpuksa o sa ating misyon na ibinigay po ni Tatay Jumbo. So mga ka-idol, nandito ako sa location sa area kung saan ang area po ni Tatay Jumbo, kasi ni Tatay Jumbo nandun pa po sa kanyang anak at inutusan niya ako. Ako lang sa muna mga ka-idol kasi may nakapublima po sila Kuya Bads at Remart dun sa kanila, kasi yung bahay ni Remart inatake po ng magnanakaw. Kaya inaabang-abangan po nila para po mahuli yung magnanakaw mga ka-idol na nagnakaw sa kanilang bahay o nagransak sa bahay ni Remart mga ka-idol. Kaya nag-iisa muna ako ngayon at ito na ang simula mga ka-idol, yung 2024, no? Ito na ang simula nito mga ka-idol na pagkukuha o yung mga inilibing po ni Tatay na mga kaalaman yung agimat, kasi pinikturan ko na mga ka-idol, nakalagay na po dito sa loob ng cellphone ko yung target point o mapa na saan kukunin yung unti-unti kung kukunin yung mga mahalagang bagay, lalong-lalo na yung makadagdag proteksyon sa aming katawan mga ka-idol. So mga ka-idol, sana na magtagumpay tayo, no? Kasi hindi naman daw masyadong kaliwan sa bahay doon po ang bahay ni Tatay Jumbo. Dito lang muna ako nag-iintro kasi umulan kanina at yun, wala naman proba. Kulimlim talaga yung panahon mga ka-idol, pero hindi tayo magpatinag dyan, patuloy tayo. Mag-iingat tayo at maging alerto. Kasi panganib na po ang susuungin nating laban ngayon. At sana no, makukuha ko talaga yung agimat na sinabi po ni Tatay Jumbo na isang pangil. Makaputikta po daw yun sa akin, lalong-lalo na po sa labanan. Kinakailangan daw mga ka-idol na kung makumplito ko yung mga ibinigay niya para makatulong talaga sa labanan. Kasi walang silbi, sabi po niya, no? Walang silbi kung patuloy po tayo makipaglaban at mabubuhay na mabuhay rin ang kalaban natin. Kaya kinakailangan na makukuha talaga, kasi hindi na sila mabubuhay kung makukumplito ko talaga at magagamit ko yung mga binigay po ni Tatay, yung mga binaong po niya, no? So yun mga ka-idol, sana samahan nyo ako hanggang sa dulo po nitong video at hindi po kayo mag no skip ads, at sa hindi pa po nakasubscribe at nakapadaan po dito sa munting channel ni Kapinuno o Pinunong Gabriel, magsubscribe na po kayo, like, share po mga ka-idol para updated po kayo sa mga susunod ko mga video. So, tara! Mga ka-idol, tara. Dito muna tayo dadaan. Sabi po ni Tatay Jumbo, kailangan ko daw mahanap dito sa kanyang lupain
doon ang kahoy po daw na patay na kahoy na po ba, nang wala na pong dahon. Doon daw ako maghahanap mga ka-idol kasi nandoon binaon yung pangil na sabi niya sa akin. At sabi pa niya, bili niya, kailangan mag-iingat ako kasi may nararamdaman siya no na hindi maganda dito sa lokasyon o sa kanyang tirahan. Ay, baliti. Yung tahimik na lugar. Okay na kailangan mga ka-idol. Mag-iingat tayo. At unang-una, maging alisto tayo sa bawat tatbang na ang ating tatahakin ngayon. No? At sana, no, sana madali kong makita yung sinabi po ni Tatay Jumbo. Kasi ito ang location. Sinabi niya sa akin na dito ako dadaan na sa kanyang bahay. May bahay na may kahoy daw at sa kiliran. Di doon ako dadaan. Tapos, ay, kasi ito na daanan, papunta daw ito doon sa inilibing niya na pangil po mga ka-idol. Mga ka-idol. Para may hindi magaganda mangyayari. Kasi yung mga uwak po, yung hook, ano bang tawag ito, nakaaligid po natin dito sa itaas. Ito, mas barang dami po nila. Parang may paihiwatig po sila mga ka-idol ba? Kailangan talaga may alisto tayo. Karamdam ko sabi bang rami na nila ang lamig ng hangin, parang may sinyalis talaga ito mga ka-idol. Kasi nang parami ng parami po yung mga uwak. Parami na parami sila. At nakaaligid po dito sa katatayuan ko. No? Makikita nyo, sobrang rami na talaga yung at masama ang kutob ko dito. Parang binabantayan nila ako ba? Dito sa mga kahoy. Patuloy na tayo. May kubo po dyan. Yes. Kahoy na sabi ni Tatay Jumbo. Sabi ko niya sa akin na mauna ako dito kasi ahabol lang daw siya. Nawala daw yung mga uwak. Ano kang ibig sabihin yan mga ka-idol? Bakit biglang dumating yung mga itim na langgam o itim na ibon, mga maitim na ibon
At pinaligiran nila ako. Ito na siguro yung sabi ni Tatay Jumbo. May mga kakoyanan. Dito pa pumalik. Bubu. Talagang timoy na hangin. Ba, naramdaman ko dito. Manin muna tayo. Saan ka banda yung binagan eh? Lulu Jumbo, Tatay Jumbo yung sabi niyang pangil. Mahalagang bagay din yan mga ka-idolo. At binigay niya sa akin, nakuha niya sa akin. Hindi naman daw masyadong mahirap kasi nandito lang sa nandito lang po sa kanyang lupain niya itinirik o ilinibing. Kailangan kumahanap talaga yung kahoy na kahoy po ba na patay. Patay, ano tawag sa Tagalog yung kahoy patay. Ano ang ibig sabihin nito? Pabalik-balik po yung mga ibon na itim. Kung maririnig ninyo. Masit tayo sa galaw niya. Talaga yung kita.
kung marinig kayo ng boses ng motor. Kasi dun sa kabila, may daanan po. Dun sa kabilang buhay. At marinig ko natin ang boses ng motor. Hindi man ko dito mga kaibigan. May nakaharap po dito sa daan. Mag-iingat lang tayo at kailangan natin silang iiwasan. Kasi yung puntarya ko dito, kailangan makuha ko talaga ang pangil. Huagimat. Nasabi po ni Tatay Jumbo. Gamitin ito gulilong para maiwasan ako sila. Hindi ko hindi sinipit kay laban. Kailangan nakuha ko talaga yung takbot ko at sinabi ko yung lulujumbo ko. Lansunis at Dormion yung malapit lang. Kailangan ko siyang iwasan. Oof!
Muntik na ako. Buti na lang. Ano sa'yo talaga pag may panangga? Sa taas. Sabi, ito yun siguro. Ito ba? Kasi sabi ni Lulu Jumbo, patay daw na kahoy. Ito na siguro. Siguro yung sabi ni Jumbo na kahoy na patay. Pagkanap niyo sana no, pero dalawa to sa kabila po mga kaidol, sa kabila may kahoy din, pero sabi niya malapit lang daw dito sa may yung buungon na ano ba tawag yun sa buungon mga kaidol, sa Tagalog kalamansi na malaki. Yung kalamansi siguro malaki yan. Yung buungon. Ito. Lapit lang daw dito. Kaya titingnan natin dito mga ka-idol. Titingnan po natin no, yung mapunuan ng kahoy na patay. Kasi sabi niya. Ito na lang. Saan na kayong mataki sa akin. Wala mo sinyalis lang. Tayo magpadala dyan. Hindi siguro to. Doon siguro sa kabila kasi sabi niya malapit. Malapit lang doon sa kanila. Ano ba yun? Ako sa kabila. Tignan tayo sa kabila. Ang wala dito. Malapit to sa kanyang sakahan. Yan ang sakahan niya.
siguro. Ito bungon. Wala namang bunga. Siguro yun, no, mga kaidol. Yung sabi po niya. Kasi malapit lang daw sa kanyang sakahan. Siguro yan. Nakahang. Kasi yung sakahan nito po. May sakahan ni Lulo. Tatay Jumbo. Ano kung klaseng mga tao yung antakis? Okay. Ah, yun. May sinyalis daw siyang linagay yun. May marking daw siya. Talaga siguro. Indot lang. Kailangan ko magmadali. Ito yung talagang sabi ni Jumbo. May marking ko sa mga lunagay. Nilagay ng kaida mo. Ito daw sa puno ng kahoy, napatay. Kailangan natin linisin to. Salamat. Kuha ko rin. Oh. Ito. Hindi sana nga nabi niya. Ah. Iyo eh.
to. Kuha ko na. Ito palang sinabi niya, mga kaidol. Ano klaseng parang sungay, oh. Lasing pangil to. Ligay ko na lang dito sa pulsa. May kailangan na ako makabalik dun. Iwan ko na lang siguro ito nyo. Kayaanin ko to. Nakuha ko na yung sabi ko ni Lulu Jumbo na Tatay Jumbo yung pangil, mga kaidol. Parang manghihina ang katawan ko, parang hihilain ako pa. Pero lalabanan ko to. Kasi matutulong to sa akin. Hindi na ako dadaan sa kabila. Hindi muna ako babalik. Dun. Iingat lang ako. Hindi po dadaan. Dating ko daw dito, nang may daanan ba sa tibig, sa baba, sa labas. Muntik pa ako madisras yan. Mukha din. Tingnan muna ako sa dito. Doon sa unahan na lang. Ati, grabe nga. Later, tingnan ako. Uuha ko talaga. Parang nangihina yung katawan ko. Kailangan ko mag-relax lang ko. Saglit lang. Tapos babalik ako doon sa bahay.
Ah, Lulu Jumbo. Ini aku masuk sekolah. Kakinya gini, numpah di tangan kayak gini. Lagi buruk. Lagi aku menangotan muna gitu sebalik. Wakas ini kuat ni, kuat ni. Balik muna nung ngayon ako kahit mga kaibun doon sa bahay ko dito. Ah, tatay Jumbo. Ano na katagal ito? Nalangan talaga ng ka doon sa bahay niya. So, mga sakahan ni Lolo. Ito yung mga may tatay, sobrang laki po mga iniyugan niya. No? Kaya, paghinayan siya talaga mga idol kung iiwan niya ito. At doon siya sa ibaba sa bayan nila, sayang daw yung mga tanim niya dito na nakawin lang, kaya nangatili siyang dito ang pipiliin niya talaga. Kung maka, doon man siya sa kanyang anak, hindi siya magtatagal. Pero sinabi niya sa akin kanina na bago ako pupunta dito, bago niya ako inutusan na susunod daw siya. Sabi niya sa akin, mauna ka lang kasi susunod ako sa iyo. Pag-iingat ka lang. Mga idol. Nagpapagas na po yung kabundukan. Itaas. At hindi na ako magtatagal mga ka-idol. Kailangan ko nang bumalik doon sa bahay ni Lolo Jumbo. O, tatay Jumbo. Idol, babalik naman po tayo sa ano, sa bahay ni Lolo. Puni tayo Jumbo. Pahinga muna tayo ulit, pero katapos mga ka-idol, lalabas na tayo. Babalikan natin siya. At sabihin natin na nakuha na po yung pangil po na inuutos niya. That's it. Sobrang lawak po nitong lupain ni Lolo ni Ani Tatay Jumbo. Sobrang lawak po. Nagtatago lang po siya dito sa liblib na lugar. At marami pa lang din siyang alam at tungkol sa mga anting-anting o agimat. At dati-rati at iraw, sabi niya sa amin na
dati dising albularyo o manggagamot. Nung doon pa kami sa doon sa bahay, yung nakaraang araw, yung doon siya nag-yung New Year sa bahay. Ang mga kaya doon, lulo jumbo. Doon tahimik na lugar niya ito. Kaya lang po kung isa dito. At ito. Pahinga muna ako saglit dito mga kaya doon. Sa bahay ni Lulu Jumbo. Wait, Jumbo. Doon pa muna siya sa kanyang anak ko. Pero sa bahay siya nag-New Year mga ka-idol, mga katol, doon siya sa bahay po nag-New Year. At sobrang saya po namin no, na ikunting handaan ako at yun, kain at pinainom ko ni si Lujumbo ng kunti, hindi ko lang painom ng marami ba kasi medyo matanda na po siya. Delikado po kung sobrang malasing po siya. Pero tibay talaga si Lulu at Tatay Jumbo mga ka-idol kasi lakas ng fighting spirit po niya. At ano, unti-unti ko na po na natugumpayan yung sabi niya yung mga inyautos niya. Pero ang pinaka sabi po niya sa akin mga kaidol, ang pinaka sayon kung sa Bisaya pa sayon, hindi daw mahirap yung kinukuha ko ngayon yung pangil po. Lalagyan ko lang daw ng kwan, gawin ko doon pintas o para daw hindi na maibula makuha sa katawan po. Yun sabi niya, yun makaragdag lakas din sa akin, malaking tulong na po. Ay, sabit, kakain muna tayo. Hindi talaga yung panahon ng ulan. Kung hindi ako ulit naman patagal mga kaya dyan, baka kamapunta tayo ng mga kalaban malaki. Sabi ko ni Lolo na hindi dyan dapat patagal dito. Kasi natutunan nila ba ng kalaban ng mga bandido ang bahay. Wala problema sa kanya mga ka-idol kasi ay kapangyari na naman siya kung ay pagbaya naman siya kagaligong at saka mga oras yun sa akin, lang sa akin na hindi pa buo lahat na pinakuha niya sa akin. Nakailangan talaga mag-iingat ako.
dun. Tayo na po. Hindi ako. Wala ka sa ulan, no? Kailangan ko nang makaalis dito sa bahay. Baka mamutan pa ako ng gabi dito. Sige, may paparating po. Buti na lang narinig natin yung boses niya. Inusog din ang bahay niya. Inakyat pa sa taas. Sino alerto pa daw? Kasi inuutusan na sila ni Commander Yawa. Puta. Pinasok ng bahay ni Lulo. Hindi lang pus na. Pwede na na. Labas. Hey!
samahan niyo. Yung mga ka-idol, kunin ko to at ililibing ko to mga baril na nakumpiska ko, kasi ang mahalaga na yung mga baril nila kunin at itatago para po wala na silang panglaban. Balik muna itong mga kagamitan ni Lolo dito sa labas sa itaas. Muntik pang mapahamak si nakaw, inakyat ko ng bahay ni Lolo. Gago itong hanap ko. Balik ko itong mga kagamitan ni Lolo dito sa loob. Pag ngayon mga baril ninyo utang ha, ito yung dalawa, yun ang mga baril nila. Kailangan ko ilibing to, parang wala na silang magagamit na baril doon sa kabila. Hanap ako ng maglilibingan ng baril. Kasi kung hindi natin ito ililibing mga ka-idol, mga baril nila, at magagamit, nagmagamit din nila ito kung itapon lang natin. Kaya ililibing ko to. Hanap muna tayo ng malilibingan ng baril. Siguro sa unahan. Hanap muna ako mga ka-idol ha. Tapos libing ko itong mga baril. Hindi ko lang ito ipakita sa video na inilibing ko. Kasi kung ipakikita ko itong mga ka-idol, kung makikita nila na dito na ko ililibing,
talagang kukunin din nila yun. Ililubin ko itong mga baril. Tapos, parang unti-unti na nilang, unti-unti na mga baril nila ba na makukuha natin. Parang wala na sila magagamit sa susunod. So mga ka-idol, tutulin ko lang to saglit ang video ko. Kasi ililibin ko itong mga baril. Na hindi lang kung mag-upka muna ako. No? Sana maintindihan nyo mga ka-idol. Mag-upka muna ako habang ilibing ang baril. So mga ka-idol. Kakatapos lang po natin. No? Inilibing yung mga baril. No? Nagka-putik-putik pa po yung mga kamay natin. Ito. Inilibing natin mga ka-idol. Parang wala na silang magagamit ba. At ngayon mga ka-idol, lalabas na ako, palabas na po ako mga ka-idol. No? Labas na ako, hindi ako pwedeng magtatagal dito kasi may mga kalaban po, mga bandido na nakaaligid dito. Ba? At baka malagay po sa alanganin ang buhay natin dito. Pero unti-unti naman, hindi naman tayo masyadong nagkampante at naging alerto naman tayo sa bawat galaw po natin. No? Bawat galaw, bawat takbang. Parang hindi pa tayo maiisahan ng kalaban. At ngayon, palabas na ako. At kagaya ng sinabi ko, ulit-ulit kong sinasabi, na maging alerto at igmat, mag-iingat tayo. Bawat kilos natin, dapat kontrolado. No? At hindi tayo laging magpadala sa galit. At iisipin din natin ang kapakanan ng ating pamilya at ang ating buhay. So mga ka-idol, tara. Sana no, sana grabe talaga mga ka-idol yung mga bandido. Kukunin pa nila sana yung mga kagamitan ni Lolo at yung mga pagkain ni Tatay Jumbo doon sa bahay nila. Buti na lang nandun pa ako kasi kung wala pa ako doon sa bahay. Mag nakaalis na ako at bago sila dumating mga ka-idol. Siguro yung bigas ni Lolo dalang-dala na nila. Kasi narinig-rinig ko kanina mga ka-idol na sabi nila na inutusan daw sila ni Commander Yawar. Dito pala din na location mga ka-idol. Pinagmumunuan pa dito ni Commander Yawar. Yung si Commander Yawar mga ka-idol, kung maalala ko sa yung ang yung nakaraang pa ba. Naalala ko din yun kasi narinig ko dun sa ibang mga na sabi nila si Commander Yawar daw ang kanilang namumuno. At pati pa rin dito nasusundan na siguro nila mga ka-idol kasi nakasubaybay din ang mga kalaban natin no, sa mga bawat video. Kaya bawat video natin dapat lalagyan din natin ng privacy o mag-iingat kasi hindi natin namamalayan ba na may mga ibang video pala tayo na kinukuhan ang video na hindi natin namamalayan na napalagay na sa alanganin ang buhay ni tatay dito. Pero gagaya na sinabi ko mga ka-idol, si tatay ay hindi siya basta-basta at hindi siya ordinaryo na tao kasi dati pala siyang manggagamot. At marami siyang kaalaman tungkol sa pagkikilaban at sa mga pagkikilaban sa mga di umanong mga tao. At lalong lalo na yung kanununuan pala dahil ni tatay ay dati palang nakipaglaban doon noon yung laban pa ng Kastila at Tapon. Nakasali palang dahil siya sa yung malaking digmaan noon mga ka-idol. Kaya may mga kaalaman siya ba na noon at mga kaalaman sa noon sa makikiglaban kasi may dating yung dating buhay at yung tatay niya pa na dating nakikiglaban din sa ating bansa para mapuktahan mataas no, mataas pala yung story ng buhay ni Tatay Jumbo. Kasi at namana po niya yung mga kaalaman at yung mga agimat at mga mangon sa katawan kasi
noon mga ka-idol, yung mga kalaban daw. At pag wala kang agud-agud o mga kaalaman, mahihina ka. Madali kang mapaslang sa mga kalaban. Lalong-lalo na po yung mga kalaban natin noon sa ating mga kanununuan na sobrang mga lakas po nila at mga mataas ang mga baril. At may mga paputik na sa katawan ba na hindi basta-basta, hindi basta-bastang mamamatay dahil may taglay po silang maitim na kapangyarihan. Kaya kagaya ka ngayon na ang sa atin ng labanan na may makalaban tayo na kahit ilang bisis natin binaril, kahit ilang bisis natin pinatay, mabubuhay pa rin muli dahil may taglay silang na mga mahika o mga kapangyarihan na galing po sa mas sama. Kaya yun sinabi lahat, marami talagang sinabi si Tatay Jumbo sa akin nung doon siya sa bahay yung New Year. Nagkikwentuhan kami tungkol sa mga nakaraan, yung nakaraan pa ba niya, inikwento niya sa akin. Kaya porsigido talaga ako mga kaidol na makukuha ko unti-unti kung makukuha yung binigay niya na mga misyon kahit mag-iisa na lang ako. Pero kakayanin ko talaga mga ka-idol kasi porsigido tayo, determinado tayo at hindi naman tayo masyadong mahihina at kaya naman natin na kaya ko na po, no? Unti-unti ko na kaya ko na po na makikipaglaban kahit isa lang po ako. Kasi isa lang ako dito mga ka-idol pero may baril naman akong dala at may mga nandun pa sa taas. Tatlo na kami. At lalong-lalo na at may binigay pa na protection si tatay at yung tubig pa. So yung mga ka-idol, sana lahat na yung mission na ibibigay ni tatay na maging tagumpay po tayo. Kahit alam natin na hindi madali na makukuha ang bawat misyon kasi dadaan muna tayo sa pinakamahirap, lalong-lalo na po yung gamot, yung ugat po, yung sabi niya nandoon sa busay din, tubig malang sa ilog, yun na naman po ang next target natin. At may yun pa, may yung sinabi pa niya sa akin, yung sa amin, yung napasin nandoon pa sila Kuya Bads at remark yung bandana kung purong na violet, yun daw magagamit din yun kasi marami din mahika yun na makaprotekta sa katawan. So mga ka-idol, tara tuloy tayo at mag-iingat. Sobrang lawak po ng lupain ni Lolo, sa kanya pa po yan sa kabila. Listo lang tayo, no? Parang ito, parang nakahubo-hubo na ko ba? Hindi na kasi ah. Kailangan na siguro ito napalitan. Hindi kasi hindi na kasi ah. Parang lumalaki na talaga tayo mga ka-idol. Dito yun na yung nakikita namin nila Kuya Bads na dinadala po yung bag ni Lolo. At narinig ko pa din kanina na hinahanap pa rin nila yung mapa. Akala siguro nila na iiwan ni Lolo, Lolo Jumbo yung bag. Hindi niya daw pwedeng iiwan. Kasi alam naman natin mga ka-idol na marami ang mahiwagang kaalaman dun sa loob ng mapa niya.
pakiramdam. Reload muna tayo. Jamon ko sila ko. Yung isa. Ano yun? Tipa ko na. Rinig siguro nila yung putok kanina. Buti lang. Oh, God.
Ayun, ito na bigla na bahala. Ano ba naman bahala ng tira ko? Ano ko lang matras? Dali. Yung kaidon, kailangan ko kong madali. Kasi yung natirang bahala ko na lang dito, dalawa na lang. Sa dito. Pusunod-sunod siya. Patay siya sa atin. Ayan na yung isa. Pag sumunod yung isa. Tingnan ko to ng rasyon, be. Diyo. Magtagal. Magdali ako.